Sa Boracay daw may batas, bawal pumasok, bawal pumasok. Pero pag nag-comply ka at nagbigay ng 150, ay pwede ka na palang pumasok. So many beautiful girls in the world, but no one can ever replace my Aklanon girl. Hi guys! Welcome back again to my channel. At yung pag-uusapan natin ngayon ay itong ang tungkol sa Boracay, nang sabi dito ang mga Aklanon daw ay magbabayad na ng environmental fee maliban lang daw sa mga taga-Malay. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Babasahin ko lang po, ito kasi yung pinost to ng isa sa mga radio station dun sa Kalibo. Ang sabi dito, Aklanon maliban sa Malay noon, pagbabayarin na ng environmental fee at admission fee pag pumasok ng Boracay. So, hindi ko alam kung babasahin ko mamaya yung mga comment dito. Para sa akin, okay lang naman siya kasi nga, syempre, matagal na rin kasing nasara yung Boracay noong 6 months din kasing nirehab yung Boracay. Tapos, eto nga, dumating na naman yung COVID na to. Kaya, wala na talaga. Luhin-luhin na talaga sila. Para sa akin, okay lang naman na magbayad yung mga Aklanon pag pumasok sa Boracay. Pero, parang hindi siya patas pagka mga taga-ibang lugar or Kalibo lang yung magbabayad. Tapos, except lang sa Malay nun. Parang lugi naman yun. Kung magbabayad po, kung gusto nila na magbayad, sana po lahat para patas po, di ba? Babasahin naman natin yung mga kumuto ng mga Aklanon dito. Ah. Dito, turista na pala ang Aklanon sa sariling lugar natin ay, nano lamang utak niyo, balingag. Ito naman yung isa is, wala na daw work, no pay, tapos yan pa daw ang mangyayari. Isipin daw muna bago daw i-implement. Kumakabulig ba sa tao? Ibig sabihin, kumakatulong daw sa kapwa, Aklanon, o hindi. Ang daming mga may ayaw, no? Kahit na 50 pesos lang naman yun, taga-Malay daw, dapat daw magbayad din daw pag pumunta ng Kalibo. Nasabi na isa dito. Haman suktun ko 50 pesos do Aklanon at not Malay nun. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Bakit daw kailangan singilin ng 50 pesos yung Aklanon at hindi yung Malay nun? Haman ibang probinsya do Boracay Island ay. Diba daw probinsya ba daw yung Boracay? Sabi. Dinans daw pag-isipan niya daw mabuti. Meron dito nagsabi na, ay di wow daw. Mukhang kwarta, utahay. Pati Aklanon sukton yung ninyo. Hamaan dumalay nun bukod sa itaga-Aklan. Nasadya, gita nakaisip karon mukhang pera na daw. At pati daw yung mga taga-Aklan, mga Aklanon is sisingilin daw. Bakit daw yung Malay nun, hindi ba daw taga-Aklan? Yun ang sabi nyo sa lakon. Meron naman dito, sabi, hindi ko napapakita sa inyo yung mga pangalan kung sino yung mga nag-comment. Sabi nila daw, Aklan ang pinakamayamang probinsya. Laki daw kasi nakita sa Boracay, parang hindi naman ata, sabi niya dito. So, ang sabi din naman ng iba is, pag dumaan daw sa tangalan, magbayad din daw ng ng pera-pera na lang talaga, ang sabi niya. Marami talaga hindi pumapayag na magbayad ng environmental fee ang mga Aklanon, no? Sa bagay kasi, nung araw kasi, di ba nga, yung mga sumasakay o mga nanggagaling sa Maynila na nagbabarko, nagbabayad talaga sila ng terminal fee na 50 pesos. Sabihin mo, taga-Aklan ako, kailangan nahanapan talaga nila ng ID. Sad na rin sila ng Malacanang ng resolusyon na mag-separate na sa Aklan, total di naman sila Aklanon. Wala pa akong nababasa dito na pumapayag sila na magbayad ng environmental fee papuntang pagpasok ng Boracay. Puro galit nila. Paano daw kung workers? Agdo sahod daw, yung sahod lang daw is 395. Bawas pa daw yung 50. So ang sabi nga ng iba naman dito is, yung taga-Malay daw, pagpunta din daw ng Kalibo, singilin din daw ng entrance fee ng 50 pesos. So, yun nga ang sabi ko, dapat, kasi yung gawin na lang nila is, gawin nilang patas. Magbabayad din yung Malay noon ng 50 pesos lang naman eh. Magbayad din sila ng environmental fee. Para hindi din magreklamo. Simple lang ang sagot daw. Kaya daw sila naniningil ng 50 pesos dahil wala kang bisita, walang tourist na pumapasok sa Boracay. Kasi nga bawal pa. Wala pang biyahe yung aeroplano at barko papuntang Kalibo or Katiklan. Ito namang isa ang sabi, ay wow, inangkin na ang isla. Para paraan, para magka-pera daw. Iba talaga ang mga brain.
ay ganun ang mga taga-Malay, need din ang environmental. Pumasok sa Kalibo para naman patas, 'di ba? Ano kaya lang kayo lang ang kikita, yung sabi niya. Isipin niyo guys. Yung pamasahin ng Kalibo to Katiklan is 100 pesos. Papuntang katabi naman ng Boracay is 25 pesos. 'Di ba mahal? Tapos magbabayad pa kami ng environmental fee. Pero okay lang, para sa akin okay lang naman kasi 50 pesos lang din naman. Pero syempre, parang lugi rin kasi yung Malay nun exempted eh, diba? E, para sa naman na Akla nun. Isa pa, hindi lang naman siguro yung taga-Aklan yung pwedeng pumasok. Alam ko kasi pwede nang pumasok din yung mga katabing probinsya. Hindi nandiyan pa naman yung mga taga-Antique, taga-Capiz, taga-Iloilo. Pwede naman yun na lang yung singin nila, diba? Diba? Dun sa mga hindi nakakaalam ng Malay nun, yung Malay nun kasi is Malay. Katiklan is part of Malay, dun yung mismo sa may port ng Katiklan. Baka mamaya, hindi na sila maligo sa Boracay. Kasi may beach rin na sikat ngayon sa Buruanga. Kasing ganda rin ng Boracay yung buhangin niya. Tapos yung beach niya, Virgin Island pa siya guys. Wala pa masyadong kuris na nakakapunta doon. Pero medyo malayo daw yun, sabi nila. Pero maganda siya, baka dun na lang yung mga tao pumunta at hindi na sa Boracay. Yung pa naman dito is, pansamantala pa namang ordinansa ito at pag-uusapan pa ng sanggunian panlalawigan ng Aklan kung ito ay papabawaran ba o hindi. Abangan na lang natin kung anong mangyayari sa ordinance na nila na to, na yung batas na to na papatupad nila, kung hanggang kailan nila i-implement to, or tatagal ba to o pansamantala lang, kasi syempre wala nang pumapasok ng mga turista ngayon sa Boracay at sa Kalibo. Abangan na lang natin yung susunod na balita nila kung pabor ba talaga sa tao or hindi ito. Thank you guys at enjoy watching at stay at home muna tayo. Maraming salamat.